Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with us, peace be with you. Magandang araw sa lahat. So ngayon ang aking ipapakita sa inyo ay ang paggawa ng cake lemon. So una sa lahat ay kailangan nating panatilihin malinis ang ating mga gamit at ating kamay, mag-wear ng gloves para siguradong malinis. At saka itong lemon, hinugasan ko na ito, makikita nyo siya, hinugasan ko ito ng mabuti. At lalo na itong itlog. So yan, may tubig pa siya. So kailangan ko siyang punasan, i-dry. So yan, hinugasan ko ito ng sabon. Dahil ang itlog, hindi natin alam kung anong nalagyan niya. At kailangan hugasan. So ayan, halika kayo at simulan natin. So ngayon, andito na tayo. So nakikita niyo itong dito, lemon yan. So juice, lemon juice itong dito. At ayan nga, so na-squish ko na siya. At iyan ay panit ng lemon, skin lemon. At iyan ay vanilla, mantika. Ito hindi ko alam sa, hindi ko alam ito sa atin kung ano yan pangalan yan. Di ko katawan. Pero sa dito ang tawag nila dyan sa Saudi ay kashkash. Kashkash. At dito naman, ito yung baking powder, sugar, and liquid milk, then yogurt. Okay, so ayan. So, ayan yung 2 cups flour natin. So, ngayon, magsisimula na tayo. So, ngayon, inalis ko muna yung aking gloves. At mamaya-maya, ay pag humawak ako dito, dyan sa mga ano na yan, ay mag-wear uli ako ng gloves. So, ayan yung yogurt. Isunod ko dyan yung mantika para pagsabayin ko silang i-blender. So, ayan. Mantika. Ayan. Tapos, sugar. A cup of sugar. So, ayan. Ayan. So, ayan na yung itlog. So, ayan. Ayan na yung tatlong itlog. So, dahil hinugasan ko yung itlog, ayan, malinis siya. Ah, dahil wala akong blender pang cake ngayon, so ito muna yung gagamitin ko, Kenwood. So ayan, pa-blender ko muna siya, okay? Ngayon naman ay ilagay ko yung lemon skin. So ayan, nalagay na natin ang lemon skin. At ngayon naman ay inilagay ko na yung vanilla scent at aking i-blend na naman muli ng 10 minutes or 5 minutes. Ngayon nalagyan ko na siya ng lemon juice. So ayan. Ang ilalagay ko naman dito ay yung tinatawag nilang kashkash. Ayan. Bismillah. Ayan. 1 spoon. So ayan yung kashkash. Mashallah. So, ito yung naging itsura niya. So, yan. So, ngayon naman, ilalagay ko na yung baking powder. So, ayan. Baking powder. Ngayon, nalagyan ko na ng baking powder. So, dito naman tayo sa, ayan. Bago ko ni-prepare yung mga sangkap ng cake, ayan, yung oven. Yung oven ay na-prepare na siya. So, yun ang nilagay kong apoy niya. Ganon siya ka, ano. Ganon yung apoy niya, 350 degree. So, yun. So, ito na yung pang ano ko ng lemon. So, ito na yung sangkap dito lahat. So, ngayon, pataas ng pataas siya. Dahil nga sa nagkahalo na yung baking at choka, lemon juice at panit ng lemon. So, ayan. Ilalagay na natin yung flour. Ngayon, meron tayong 2 cup of flour. So, ayan, salain siya para yung flour ay hindi magaya dyan yung bilog-bilog. So, kailangan salain siya. So, ayan. Sasalain natin siya. So, ayan na siya. Na-mix ko na at i-mix ko pa ng maigi. Ihahalo ko na lang itong
ihal ko na lang itong liquid milk. So, ayan. Hello, ito na po. Na-mix ko na siya. So, ayan yung itsura niya. Ayan. Ganyan. Ayan. Pag napapansin nyo yung may nilagay ako dito, please mat, nilagay ko yan para hindi marumihan yung table at saka para yung ginagawa ko ay malinis din yung pagkain na gagawin ko. So, ayan. Ayan na siya. Mashallah. At ngayon, dito na naman tayo sa pan, sa cooking pan, cake pan. So, ayan, prepare ko na muna yan. Ayusin na natin dahil para hindi magulo. At, ayan, para mahugasan na rin. So, ayan. So, ang gagamitin ko po dito ay ang Train Max. Ayan po yung pangalan, Train Max. So, ayan. Train Max. So, ayan. So, may nakalagay din dyan na pang cake bake. So, ayan. So, ngayon, sinishake ko muna siya bago ko siya gamitin sa cake pan. So, ayan. So, i-spray ko na siya ganun. Ayan. Ayan. Ito na. Ayusin ko siya. So, ito, maganda masyado itong gamitin. So, ito, the best. Kasi po, pag ito, ayan, ginaganyan mo lang siya. So, nakukuha lahat yung pagkain, halimbawa, o ganito, nakukuha niya lahat. So, walang matitira dyan. Nalilinis niya. So, ang tawag dito ni amo, pang ubos ng pagkain yun. Fodnama. So, ayan, ilalagay na natin dito. Ang gagamitin ko itong ito. Hindi ko alam kung ano ba ito. Nakalimutan ko rin. So, ayan. So, nagmamadali na rin ngayon dahil 5 PM kukunin itong cake dahil isa sa mga order ng kaibigan ng amo ko. So, ayan. Dito natin ilagay. Ito nga, natapos na nga siya at ilalagay ko na sa oven. So, ito guys, o tingnan nyo, ubos siya. So, ayan, gustong-gusto ko yung naubos lahat yung mga pagkain dahil naisip ko lang na maraming tao sa labas o saan man sulok ng mundo na naghihirap at saka yung iba naghahanap ng makain, yung iba dumadating sa punto ng wala nang walang-wala na. So, ang iniisip ko ay hangga't meron pa kung ano yung pagkain na andyan ay kakainin at saka huwag itapon dahil ang buhay ay sadyang hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas o meron tayo bukas o wala. So ayun. So pag may natira naman dito na yung mga pagkain na kaluluto pa lang, so pag ayaw nilang kainin uli, nilalagay ko sa foil, binibigay sa mga nagtatrabaho dyan sa labas. Maraming nangangailangan. Ayan. Pero malinis yun at hindi yun nahawakan. Dahil dito ay, mashallah, yung amo ko napakalinis. At yan. Ayan po. Ngayon, nasa oven na siya. Alhamdulillah. At antayin ko na lang siya na maluto at lalagyan ko siya. Ang time niyan, ita-time ko siya ng timer na. So, i-close ko na yan siya. Ayan yung ginawa kong pagkain kanina, guys. So, ito yung, ang tawag nila dito, ay yung sa iba ay pasta daw. Pero ang ano ko dito ay, ano ba yun? Nakalimutan ko na. So, ayan. Yung apoy niya ay 350. So, ayan. Nakalagay dyan yung big time. So, ayan. Lalagay ko siya ng 30 minutes. O, yun. 30 minutes. Sa 350 apoy. So, ayan. Nakalimutan ko kung ano ba ito. Macaroni ito siya. So, ang ano niya ay meat. Meat macaroni. At bechamel. Okay. Ito yung tinatawag na bechamel. So, ayan. Nag-prepare na rin ako ng meat
para sa sambusa. Okay? At ito naman ay soup na celery. Celery po. Napakasarap po nung celery. At saka, ang daming benefits po ang celery. So, ito na. Wala tayong kalat. Ayan. Ayan siya. So, ayan. So, may shamandra ako dito. Kailangan kong panitan at lutuin. Ayan. So, ngayon, tapos na tayo. Antayin na lang natin maluto yung cake at papadala sa may-ari. Sa kukuha. Okay, thank you. At mamaya, ilalagay natin yung kasunod na video dito at ayan nga. Pag naluto na, ayan, makikita nyo na. Ito na yung cake natin. So, i-check natin kung luto na siya. So, ngayon, ang inilagay ko noon, inilagay ko kanina ay 30 minutes. After 30 minutes, hindi siya naluto. So, nagdagdag ako ng 10 minutes more. So, ngayon, i-check natin. Ganyan po. Ito yung pangtusok. So, hindi pa nga siya naluto. Ayan, hindi pa siya luto. Ayan, dahil hindi pa siya luto, ayan, na-close ko na yung oven at nilagyan ko naman ng 10 minutes more.